Pero free contestant na nag-viral, nagpasalamat sa Tito Vic and Joey at Atasha Mulak. Ibinahagi ang sweet moment nila mag-ama. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, kamusta kayo mga kaparokya? Ako si Mervin at nandito ako muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, nagluluksa ang It's Showtime host na si Karil sa pagpanaw ng kanyang ama na si Modesto Tatlong Hari. Si Modesto ang ex-husband ni Shasha Padilla na ina ng It's Showtime female host. So yan ang dahilan kung bakit di napapanood ang singer host sa ABS-CBN noontime show na It's Showtime. So nakikiramay po tayo sa pamilya ni Miss Karil. And speaking of hindi napapanood, nitong nagdaang araw ay hindi natin nakikita ang It's Showtime host na si Yvonne Navarro. Bali ang episode ng It's Showtime po ngayong araw ng Miyerkules ay nakataped or recorded, kung kaya napanood natin siya ngayong araw. Anyway, yun nga ang dahilan kung bakit hindi din ito napapanood sa It's Showtime nitong nagdaang araw, dahil bumiyahe ito pa Europe para personal na masaksihan ang laban ng France at USA sa katatapos lang na Paris Olympic. Kita sa larawan na pinost nito kasama ang PBA legend na si Arwin Santos at iba pa. Ganun din ang NBA legend na si Dwayne Wade. So grabe, ibang opportunity or experience ang makasama sa picture ang NBA legend na si Dwayne Wade. So bakasyong ingrande din pala ang It's Showtime host. Ganyan talaga kapag may pera at kapag may opportunity magbakasyon, magagawa mo gusto mo. Once in a lifetime ang makapanood ng finals ng Olympic at magagawa mo yun after next 4 years. Kaso ang tanong kung available ka ng panahon yan. Kaya talagang tinik advantage niya na ang opportunity para makapanood personal. And knowing him naman ay hilig nito ang basketball, kaya talagang sumadya siya pa Euro para di lang makapagbakasyong ang grande kundi manood din ng live ng finals ng France and USA. So yan ang dahilan kung bakit di napapanood ang It's Showtime host, at tulad ng lagi kong sinasabi na kung bakit maganda mag-host ng noontime show ay dahil walang pressure. Samantala, ibinahagi ng Eat Bulaga female host ang ilang sweet moment nila ng kanyang ama na si Aga Mulak. So nitong nagdaang Lunes nga ay nag-celebrate ang ama ng Eat Bulaga host na si Atasha Mulak ng kaarawan. So kita sa larawan na talagang close ang mag-ama at partners in crime kung ituring pa nito ang kanyang ama. Mukhang makulit at sweet na anak ang Eat Bulaga host, dahil sa kahit sa mga kasama niya sa trabaho ay sweet ito. Kaya mabilis makapalagayang loob ang anak ng mag-asawang Aga Mulak at Miss Sherlyn Gonzalez. So ito ang 55th kaarawan ng ama ni Atasha Mulak, ang original heartthrob na si Aga Mulak. So belated happy birthday po, Sir Aga. Well, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ay umiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago natin makalimutan ay sina-shoutout ko lahat ng followers, supporters, viewers ng It's Showtime. Ganun din po ng Eat Bulaga. And special mention po kay Miss Heidi Gutierrez, ang aking solid viewers. And of course, yung mga subscribers ko at followers sa aking Facebook page or Facebook account or TikTok account. Maraming salamat po, na appreciate ko po lahat kayo. So yun nga mga parokya, sa likod daw ng nangyayari sa Perafi contestant na nag-viral kamakailan, ay nagpapasalamat daw ito sa TVJ at sa 8 Bulaga, ayon sa kanyang ipinost sa kanyang social media account. Sa mga netizen na nag-comment sa mga post ko, hindi po ang TVJ, Eat Bulaga ang sinasabihan ko ng walang respeto. Nagpapasalamat pa po ako sa kanila dahil inasikaso po nila ako backstage.
at ibinigay ng buo ang akin pong napanalunan. Araw-araw ko po silang pinapanood at sinusuportahan. Ang tinutukoy ko pong walang respeto ay ang taong nag-judge sa akin kung bakit ko nagawa ang lahat ng yan, lalo po kay SQ Ann. FYI lang po, ako ay may seizures disorder at matagal na po akong under medication. Pasensya na po kayong lahat at marami pong salamat sa mga taong nakaunawa po sa aking kalagayan. Ingat po tayong lahat. So yun mga kaparokya, sa likod ng judgment na natanggap nito sa mga post nito, ay masasabi pa din natin na nauunawaan o naiintindihan pa din nito ang mga negative comments against him. At malaking pasalamat pa din daw niya sa TVJ at sa Eat Bulaga dahil hindi daw siya pinabayaan backstage at ibinigay ng buo ang panalo nito. Well, malaki din talaga ang nagampanan ng Eat Bulaga para sa personal na buhay ng pera free contestant na ito dahil makakatulong sa kanyang gamutan ang pera na napalunan nito. At higit dyan ay kahit papano ay nasuri siya ng mga staff or medic ng Eat Bulaga. May mga tao talagang judgmental dahil siguro hindi din nila alam ang kalagayan nito. Pero syempre, for sure yung mga naging hatol nila sa'yo, babawiin nila yan dahil nalaman nila kung ano ang tunay na kalagayan at nararamdaman mo. Mahirap ang magkaroon ng ganyang sakit kaya iba yung pang-uunawa talaga ang kailangan. Madalas umaatake ito kapag sobrang overwhelmed ang isang tao. Masaya, kabado, mga pakiramdam na nakakapag-trigger para umatake ang ganyang sakit. Well, at least nandyan pa din ang Eat Bulaga para umagapay at tumulong sa atin nangangailangan. Sa pagkakalam ko mga parokya, si Bubay ay may ganyang sakit kung bakit bigla-bigla na lang itong natutumba at nanginginig. Kaya huwag kutsain, bagkos ating unawain. So mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.